Ipapakita sa videong ito ang preparasyon at mga kagamitan na kailangang ihanda kapag tayo ay tatalakay ng isang paksa sa isang actual classroom setting. Magandang lagyan to ng design tapos lalagyan ng stick dito. Kung gagamitin ito sa demo teaching, dapat yung preparation ay mayroong extra effort. Ipinapakita ko ngayon ay ang balangkas kung papaano isasagawa ang lesson na ito sa actual classroom setting. At ngayon, kapag naisagawa na ang introduction, ang sasabihin naman sa kanila ay mahusay. Ibig sabihin, binigyan mo ng commendation yung ginawa ng students. Then, at ipapasok na ni teacher ang lesson o yung aralin. Ang aralin natin ngayon ay kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino, kakayahang sosyolinguistiko. Acronym speaking ni Del Hines ay tatalakayin natin. Pag-usapan natin kung bakit dapat na magkaroon tayo ng kakayahang sosyolinguistiko. Ito ay epektibong pakikipag-usap sa ating kapwa. At dapat nating iangkop ang pakikipag-usap natin depende sa kausap. Sa palagay nyo ba, lahat kayo ay mayroong kakayahang sosyolinguistiko? Kapag ganon ang tanong ni teacher, maaring mag-iisip-isip ngayon yung mga estudyante. Meron nga ba silang kakayahang sosyolinguistiko? Magiging palaisipan sa kanila yon. Ang iniisip kasi ng ilan na kapag kakayahan na makipag-usap ay ganun lang yon, yung marunong tayong magsalita, marunong tayong makipag-usap, makipagkwentuhan, pero iba yung kakayahang sosyolinguistiko. Ito pala ay merong kailangan pang isaalang-alang, at depende sa lugar, paano mo sasabihin, depende sa kausap, depende sa oras, sa panahon, at depende pa rin sa sitwasyon. Kaya maganda yung talakayan, magiging interactive na talakayan ito. At meron kasing activities sa loob ng talakayan. Hindi lang ito puro salita ng salita si teacher. Merong interaction sa pagitan ng teacher at ng students. Ngayon, ang susunod ay tatanungin ni teacher, kilala niyo ba si Del Hines? Siguro yung iba, baka familiar, pero yung marami ay hindi. This kasi teacher, si Del Hines ay isang linguista, isa siyang linguist sa kanyang speaking, na mahalaga sa kanya na ang bawat individual ay magkaroon ng kakayahang sosyolinguistiko. Para kay Del Hines ay mas mahalaga itong kakayahang sosyolinguistiko kaysa sa kakayahang linguistiko. Yung linguistiko kasi or linguistika ay grammar. Pero kay Del Hines, ang mahalaga sa kanya ay kung papaano makikipag-usap ang tao sa kanyang kapwa. Na iaangkop ang kanyang paraan ng pagsasalita, depende sa kanyang kausap. Kapag natapos na si teacher na talakayin ang kakayahang sosyolinguistiko, na-explain na, napag-usapan na, yung ibig sabihin ng S, ano ang ibig sabihin ng P, ano ang ibig sabihin ng E, A, K, I, N, G. Kapag iyon ay natalakay na, mayroong ginawang acronym ang mga estudyante ng speaking. Iyon ay patiuna ng sinabi ni teacher bago pa ang araw ng discussion. Sinabi ni teacher, magdala kayo ng papel o colored paper na isusulatan nyo ito kinabukasan, hahatiin nyo yan sa walo. Ganon sa classroom, ganon yung setting. Mayroon ng patiunang tagubilin ang guro kung ano yung gagawin ng estudyante para sa pagtalakay ng isang lesson. Pero paano kung hindi naman sa klase talaga, yung actual na klase, ito ay gagawin sa demo teaching bilang pag-apply mo sa iyong pagtatrabaho sa isang paaralan.
natural, meron tayong pati unang ganito na acronym na kung 5 groups ang plano natin na gumawa ng activities na ito o magkaroon ng interactive na talakayan o aktibidad, ay meron na tayong inihanda na 5 speaking, 5 set, 5 sets na ganito kasi 5 groups ibibigay natin sa bawat grupo. Ngayon, kapag meron na silang hawak na ganito, ang gagawin nila ay magsasama-sama ang group 1 sa isang pabilog na upuan, group 2, group 3, group 4, group 5, ganun din. Meron silang pagsasama-sama bilang grupo dahil ito ay tulungan. Kapag nasa group na nila, ang gagawin ni teacher ay may ipapakita si teacher na tanong. Tapos yung tanong na yon, halimbawa, ganito yung tanong. Ito ay channel na gagamitin kung ano ang sasabihin natin, kung saan natin ito sasabihin. Channel. Di unahan yung, ano, unahan ng students. Ang itataas nila, kung ano yung itataas nila, ay channel, instrumentalities. Kailangan maitaas, hindi pwedeng mababa kasi baka mapalitan, kailangan nakataas talagang ganyan kasi may bilang, may oras. Kapag ganun ay napakasaya ng students kapag ganun yung activities o aktibidad. Hindi lang written work o hindi lang siya basta quiz yung nangyari. Groupings ay mas ano sila, mas active. Dahil groupings, ito ay tulungan. Kailangan ay makipagtulungan ang lahat ng kagrupo. Ibig sabihin, sila ay nakinig na lahat sa discussion para magkatulungan, para paramihan ng points. Kung sino yung pinakamaraming points na makukuha sa bawat grupo, sila ang mas mataas yung marka na makukuha sa aktibidad na yon. Kapag natapos ang groupings na aktibidad, ay maaari na magsagawa ng maikling pagsusulit. Ito ay 5 items kasi ang oras ay hindi naman ganun kahaba na nakalaan sa isang buong klase. At ang kailangan namang maganap sa paglalahat o generalization, dito na yung papapahalaga o mga napahalagahan ng mga estudyante. Ito yung kanilang natutunan. At yung papapahalaga, ito yung maaari nilang ikapit sa kanilang buhay. Important, sabi nga sa English. Yung importance ng pinag-usapan sa discussion. At sigurado naman na ang kanilang matututunan, kapag tinanong ng teacher yan, ano yung napahalagahan mo tungkol sa ating paksa? Ang isasagot niyan ay, mahalaga po ang kakayahang sosyolinguistiko dahil ito po ay magagamit sa pang-araw-araw nating buhay na pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Sa pagbibigay ng importansya rin sa kakayahang sosyolinguistiko, ito ay magbibigay daan, maraming opportunities ang maghihintay sa bawat tao kapag meron tayong kakayahang sosyolinguistiko. Halimbawa na lang sa larangan ng negosyo, sa larangan ng trabaho, ay mas marami ang opportunities o bukas na pinto para sa mga tao may kakayahang sosyolinguistiko. At kung maalala nyo o kung napanood nyo yung isang video tungkol sa emotional quotient o emotional intelligence, ito yung paksa na mula sa personal development. Sinasabi doon sa paksang iyon na ang tao na may emotional intelligence ay mas nakahihigit sa mga taong mataas ang IQ. Sa ano to ha, sa pagiging matagumpay sa larangan ng trabaho o pagiging matagumpay sa kanilang pag-aaral. Bakit kaya nagkaganon? Dahil ang tao na mayroong emotional intelligence, maikukumpara natin ito sa kakayahang sosyolinguistiko dahil mayroon siyang kakayahang makipag-communicate ng maayos, mayroon siyang kakayahan na makibagay sa kanyang kapwa. At magiging matagumpay ang kanyang buhay
sa larangan ng trabaho, larangan ng negosyo, larangan ng pag-aaral, kung siya ay mayroong emotional intelligence o sa tinatalakay natin ngayon na kakayahang sociolinguistiko, magbubukas ito ng maraming pinto para may mas makamit pa sila sa kanilang buhay. Ito yung pamamaraan, ito yung pakikipag-usap ng tama na isang tao sa kanyang kapwa. Kaya niya makipag-communicate sa anumang uri ng tao, anong antas ng pinag-aralan ng kausap niya, ay kaya niya makibagay dito. Kasi nga siya ay mayroong kakayahang sociolinguistiko. At ang kahalagahan pa ng kakayahang sociolinguistiko ay nasa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ito ay daan. Wika. Ang wika kasi ay daan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Siyempre, no, kung ikaw isang tao na may kakayahang sociolinguistiko, may kakayahan ka na makipag-usap sa iyong kapwa, mapupunta ito sa kapayapaan. Dahil kung tatalakayin ito ng buo, ay tuturuan tayo nito na papaano ba tayo dapat makipag-usap sa isang tao para humamantong ito sa maayos na pagtatapos. Ang layunin nito ay upang tayo ay magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kung ang pakay natin ay makipagpayapaan, ang ating paraan ng pakikipag-usap ay mahinahon. Bukas tayo sa anumang ideya na maaaring pag-usapan. At ngayon ay dako naman tayo sa ating takdang aralin. Okay, ganito ang mangyayari. Mayroon silang takdang aralin. Ang kailangan lang naman nila sa kanilang takdang aralin ay magdala na artikulo sa dyaryo. Mayroon pa rin kaugnayan ito sa speaking ni Del Himes. Ang dyaryong iyon ay kailangan may mahanap sila na artikulo. Mas maganda mayroong dialogue para at yung participants ay makita kung paano sila nag-uusap. Kailangan din nila magdala ng pandikit at bond paper dahil didikit nila ang artikulo ng dyaryo na ginupit. Ngayon, hahanapin nila sa dyaryo yung sino, ibig sabihin sino yung participants, paano nag-uusap, at kailan. Ibig sabihin kasi nung kailan, maaaring yung panahon, tag-init, tag-araw, maaaring dito kasi sa kailan ay may nakalagay na petsa, pwedeng event, panahon na sila ay nag-uusap, ay pwede yon. At saan? Maaaring natukoy doon kung saan sila nag-uusap, sa Malacanang ba, sa Palengke ba, yung doon ba nangyari yung pag-uusap, at bakit? Bakit sila nag-uusap? Meron ba silang gustong ayusin? Meron ba silang proyekto? Iyon yung ating scenario na mangyayari sa demo teaching o sa actual na classroom, iyon din yung mangyayari. Aasahan natin na mahusay ang magiging resulta ng actual classroom setting. Na ipakita ko sa inyo kung ano ang maaaring mangyari at inaasahan natin na mangyayari sa isang buong klase. Pinakita dito kung paano sa umpisa na kukunin natin yung interes ng ating estudyante at kung ano yung mangyayari sa discussion, ano yung mangyayari sa groupings at ano ang mangyayari sa evaluation na gagawin ng mga estudyante. Mayroon ding magaganap sa kanilang takdang aralin. At ang video ito ay dito muna matatapos. Nandito na lamang ang ating video. At sa susunod na video na gagawin ko ay papaano na talaga yung actual na mangyayari sa loob ng klase. Kahit na ako ay walang kaharap na estudyante, meron tayong ordinary students na magpa-participate. O meron tayong imaginary students na makakausap ko or kakausapin na para isagawa ang demo teaching. Maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa muli, mag-iingat tayong lahat.